Pero ito na ngayon, game number 1, best of 3 series, blue side sana makapasok, red side naman ang Iphios, Patrick, for the Thams. Yummy naman dito para sa isang high loss, Kenshi for the Esmeralda, Mimo for the Karen, Arbs for the number 1 ng kanyang Lilia. Oho, tama ka dyan. And for this other side, mga bestie wap, excuse me, burp lang tayo ng konti, sana makapasok for, sorry I'm thin, for Selena, M naman dito, or for Joe, Lancey, for Grock, Mitch naman for this Harith, and Demon Cutie naman for this Hanzo. Ayan, naku po. 1-1 kagad ang score natin dito. First Blood has been taken by both teams. Our First Blood na una, syempre sana makapasok, nakahabol ang Iphios dito for the second kill. Pero patas, pero yung blue buff, wala pang makakuha mga besties, pero problema yan. Pwedeng kuhanin to ng Hanzo kung saan. Meron na. Kaya, nakuha na. Pala. Anong kinuha ni Hanzo dito? Nag-invade siya? Oh, naging bait. Kinagat niya lang. Kumbaga, pero eto na nga, mga bestie wap, 2-1 na ang ating score. Shoutout nga pala kay Sharifel. Ayan ang moderator natin dito sa Mobile Legends. Bang, bang. Shoutout sa kanyang baby. Ayan. And for 657 viewers that we have as well. Eto, mga kaibigan, maganda ang rotation dito ng parehas dalawang team. Nagawan ng buff dito ang Iphios Esports. Pero they make sure to it na makakabawi sila dun. And nakakuha pa nga, 'di ba? Nakakuha pa sila ng kanilang blue buff dito, especially Esmeralda. Alam naman natin Esmeralda, pero pambusit kasi talaga 'to eh. Pambusit si Hanzo, isipin mo wala makakalapit diyan, may automatic retry ka. Tapos hindi mo pa makukuha, hindi mo man lang mararamdaman yung experience kasi sa kanya lang mapupunta. Oo. So napakaduga nga naman ng isang Hanzo, and yung critic, yung damage kasi ng Hanzo, medyo masakit din, tas hindi mo pa siya nakikita. Pero sorry, MT, nakapatay ng Lilia dito, level 2 lang din naman, nabisan araw, tinamaan pa yung nasa mid lane, and nakapag-purify pa nga para makatakas dun sa possible na kill sa kanya. Medyo mahirap kasi si Mitch, kahit pa paano, masakit yan pagka nag-level 4 yan for the Zaman Force, di ba? Tama ka dyan. Eh, tingnan natin, mga bestie wap, so far, sana makapasok is doing a good start dito sa simula ng kanilang laban against Iphios Esports. Pero so far, 500 gold lead lang naman, wala pa naman din turtle, so okay lang yan. Ang pinaimportante dito, unahan muna sila mag-level 4, mag-zone out sila sa isa't isa para hanggat sakasakali, mapigilan ang pagtaba. Pero to si Mimaw na mong pala, naupo yung carry dun, level 5 na, Glorious Pathway nilapag, makakastan ba si Yami, but it's too deep. Yami, naupo mo, ang mapapayami, Yami ka dyan, mga bestie wap. Ay, patay. Talaga, mga bestie wap, naupo. Partida, sinarhan ko ni Lancey. Grabe naman yun, talaga namang quarantine ka dun. Na-ECQ yung isa dun, kahit nasabihin nating nakalabag siya ng Glorious Pathway, medyo negative nga. And dun sa top lane, nakapatay pa. Ay, patay pa pala si Mitch. Nako. Uy, ganda naman din dito ng Black Shoes ni Kuya Arbs, pero lalaban pa. Pero it's no, lalabanan din siya. Ay, yun. What a beautiful kill from Demon Cutie. Grabe naman, bago pa lang natin nakita itong Hanzo by this time. Pero effective pa rin siya so far ha, sa pinakita sa atin. Sobrang effective kasi niyan, kasi ang layo nung range. Sobrang layo nung range. Tapos makakapag-ano ka pa, makakuha ka pa ng objectives agad-agad. Walang sabi-sabi, mananakaw at mananakaw mo siya dun, di ba? Nako po. For this time, tingnan natin mga kaibigan. Pero ito na ang second wave ng ating blue buff. Kukunin na kagad ni Kenshin dito, na secure na dito niya, na late lang si Demon Cutie. Pero wala palang buhay si Hanzo dito kung sakasakali. So pwede itong hanap-hanapin if ever. So delikado. Pero first third of our game is now up as well. Actually, si Yami, kung nakuha nilang yung Selena sana dito, magiging maganda to para sa kanila. Pero tinamaan naman. Uy! Medyo si Lancey, nagkaroon ng kakaibang moves doon. Lumipad. No. Imbis na tatama sana o mababurst down sana doon sa pader, nagkamali ng tutok si Lancey. So, sayang, kill na sana yun. Pero nakatakas pa yung Esmeralda. Pero okay lang din naman. Pwede naman daw ulitin, sabi na sana makapasok dito. And 5-2 ang ating score, 4 minutes and 25 seconds in our game time. Yun naman mga bestie weapon. So far, eto na, Turtle kukunin na, susubuan kunin dito na sana makapasok. Pero kukontes sila ng Iphios Esports, Glorious Pathway nilapag, Lancey zoning out Iphios, and Yami zoning out na sana makapasok. Ooh. So palitan lang, but the Turtle will be taken
by Iphios Esports. To be exact, that's ARBS na nakakuha dito. Pero to lalaban pa rin. May Black Shoes yan. Okay lang. Kahit matapang mga kaibigan, walang prob 5. Pero eto na, naupo Black Shoes. Ginamit na. Hindi problema. Kumbaga, pero si Mitch dito, Summon Force naman din man. Wala, yun nga lang, si ARBS wala ng buhay. Pero yun nga, walang mamumuli sa kanya. At napatay din, mga bestiwap, si Harit for that engagement. 5-4 ang ating score. Pero hindi pa tapos yata ang boxing dito, Kuya Herb. Naupo. Uy, sa bottom lane, mga kaibigan, mukhang nagkakarumpan ng laban dito. Lancy, mukhang nang reverse doon pa nga. Uy, muntikan si Mimaw dito, pero siya nga nabigyan. Mukhang mapapatay pa. Plus the turret para sa kanila. Yummy! Dadalwan pa. And papunta sana dito si Demon Cutie. Kaso, mas pinili niya na lang na huwag sumanib doon sa kanyang espiritong dumadalo. Kasi dalawa yung, ano eh, dalawa yung nandun sa bottom lane. Impossible, mapatay pa rin siya. Imbis na lumalamang sila o imbis na pinapantay lang nila yung ano, yung nangyayari, baka mamaya kung patuloy-tuloy yung error dito, mabigyan. Kasi ang ganda rin ginagawa nung Lilye. Pagka umaalis sa katawan niya si Demon Cutie, hinahanap agad nung Lilye tapos biniburst down. So tama. Magandang ano yun, magandang galaw yun coming from Iphios. Tama ka dyan na... Kuya Irv. So, parehas dito itong dalawang teams may pambatot, panggulat kumbaga. And tingnan natin hindi man nagkaalayo ang kanilang score KDA and also the gold capability. So, for tower, doon lumamang ang Iphios. Nakuha na sila ng isa sa top lane. Sabagay, kasi for sana makapasok, mas nabigyan nila ng kulay dito yung pag-rotate nila kaysa sa pagkuha ng objective. So, eto na sa bottom lane, Kenshin dito. Naku po, nilalaban-labanan lang. Masakit din pala, no? Iniinda-inda din eh. Kakaiba din yung damage nung isang ano eh. So, possible. Pwede rin palagan. Yeah, pero itong nasa middle lane na magiging sagot. Mga kaibigan, Lancy, tatakbong mayaman. Mm-hmm. Patrick, baba ka pa nga. Oop, hindi ka na. Kala ko, sisipain niya. Pagkakataon niya na yun, para wave the dragon eh. Pero dahil nga alam niyang may purify, inano niya lang, kinancel niya lang. Pero sana matutulak niya yun. Kahit mag-purify yun, maitutulak at maitutulak niya pa din eh. Oo nga, tama ka naman dyan. So, tamang diskarte lang din ang kailangan ng timing as well. Pero sa mga di nakakaalam dyan, si Patrick Mojica po, dati po siya siyang ayap, mga kaibigan. Sa dinakala ng ayap, team 2 po ng execration before. Pero eto na, naupo sa middle lane, sa may turtle dito, mga bestie of si Lancy, will gonna go down. Pero yun nga lang, nadamay niya sa hook ay si Mimaw, I mean si Arbs rather. Pero 7-6 ang ating score, 1-4-1 trade lang ang nangyayari. Glorious pathway dito, naupo, inilipag under the turret. Dire-diretso pa rin talaga ang pag-objective ng Iphios Esports. Doon sila nakakalamang ngayon. Wala silang pake dito sa patayan kung patayan. Kasi ano mga pasok, gusto patayan. Pero for Iphios Esports, hindi. May kasamang objectives yan, sir. Kumbaga. Kasi nga, sana makapasok dito. Walang marksman kung mapapansin nyo. Siguro, ang gusto nila maging marksman si Demon Cutie. Kasi kaya niya magbigay ng damage. Like ngayon, napapansin naman natin na kayang-kaya niya magbigay ng damage. Kaso, late game, maparang ang kalamangan, pwede mapunta sa Iphios kasi may carry sila. And meron pa silang Hylos. So, kumbaga, kompleto sila sa damage eh. Easy. Dalawang magical damage. And pero ito na nga si Mitch. Mukhang hindi na. Makakaisa pa, mga kaibigan. And Lancy, do you love me? Mukhang mapapatay pa rin doon. And nakatakas pa nga. So, Mitch, mananatiling bangkay doon sa kanyang mga tore. Samantalang bottom lane, mid lane, talaga naman sabay-sabay na ito. Tinamaan pa nabi sa laro isa. Way of the Dragon pa nabigay. Pero gross pathway naman para kay Yami. Empty or si M, makakatakas. Mimaw, mukhang masasaktan kay Demon Cutie. Kailangan niyang umalis. Kasi yun din yung maganda sa, sana makapasok. Napatay niya, mga kaibigan, si Demon Cutie. Pinasok doon sa ilalim ng tore, nasa tier 2 tower, pero siya sa bottom lane nagtatago habang yung kanyang anino nandoon, pumapatay kay Mimaw. Pero to, laup, naku po, medyo wrong moves lang ng konti. Sige, bakbakan, palagan, pero here comes Lilia together with Sorry I'm Teen. Naku po, Abyssal Arrow, tamang dash out naman para kay Mimaw. Pero hindi dito si Marbs, on throw back up, dash out para kay Sorry I'm Teen at walang makukuha ang engagement or mina kills or casualty on that team fight, mga bestie. Pero grabe ang pinapakitang galawan dito on both sides, on both teams, mga bestie. Pero yun nga lang, ang problema dito yung Iphios may kasamang push na ginagawa, yung sana makapasok wala, di ba? More on kills lang dito. So, ang hirap din kasi sa kanila kumuha ng objective dahil nga wala sila ding si marksman. Pero eto na nga, mga kaibigan, ng isang Demon Cutie na hanap na naman, pero ngayon binabantayan na nila si Demon Cutie. Kasi kanina, hindi nila nabantayan eh. Medyo, maganda naman yung yung ginagawa na sana makapasok kasi kaya niyang lapitan agad yung carry nang walang nababawas sa buhay niya. And yung mapapatay nila is yung ultimate niya, yung anino niya lang.
So, kung sakaling makita naman ng Iphios kung nasaan yun, pwedeng i-burst down agad nung Lilia yun. Tama, so, maganda rin. Maganda yung both teams. Maganda yung picking sila and maganda yung kontrahan nila dito. Depende na lang siguro sa magiging ano. Pero yung kalamangan ngayon, nasa Iphios. And nakapatay pa nga sila Hansi dun, no? Apat kasi sila. So, yung bottom lane naman. Demon QT. Oh my G. Yun ang ano dito, yan ang problema dito sa mga tropa natin sa sana makapasok. Eh, alambot din kasi, tsaka si Harith, hindi na nag-snowball or nag-stand out masyado. As early as possible, sinatdown na to ng Iphios Esports. Yes, they have a Harith, pero yun nga lang, problema dito, eh merong Esmeralda ang Iphios Esports. Uh-oh. So, kontrada na agad kung sasakali. Ang kailangan cool. dito na lang, para mahirapan ng Iphios, eh magkaroon ng necklace of Durance ang sana makapasok or no. Si Holbert. Tama. Diba? Pero dito wala nang ano, wala nang black shoe si ano, si Arb, so pwedeng-pwede nang pumalag to. Pwede nang pumalag yung sana makapasok dito. Speaking of palag, mukha magkakaroon na naman ng bakbakan. Lancy medyo mukhang malalim. Malalim dito pero op, makupo. Hindi nakapag Way of the Dragon, ito lang ha, yung backup ng Iphios ngayon. Glorious Pathway ang naibigay. Mimao, babackup din naman. Mitch, mukhang mapapatay. Galing sa likod yung isang Esmeralda. Tatlo na lang ang nagiging buhay dito sa sana makapasok. Si Patrick dun pa sa taas, kumbaga objectives pa yung kinukuha nila. Kung sakali mag-fail yung bottom lane, makakuha sila ng objective dun sa top lane. Samantalang Lancy, mapapatay ba si Arms? Hindi, nakapag-crossover move. Nakapag-ganda ng crossover move nun para sa kanya. Pero tawad lock na lang yung mga tropa Demon QT. Nabibigay pa rin ng damage dito. Medyo masakit nga naman yung damage na yan, pero patay pa rin. Way of the Dragon na ibigay, pero nakapag-purify. And the turret dun sa top lane, nakakuha pa sila. Another one, pero si M dito, nakapag doing some buy time. Lord is now up. So, pwede na magkasukatan ng lupitan talaga dito. Buhay na rin naman lahat ng player members ng sana makapasok. So, 10-11 ang ating score with 11-minute game time. Tingnan natin kung makukuha ba ng Iphiston Lord or else kukontesin to na sana makapasok. Pero para sa akin, mas malaki chance dito ng sana makapasok. Meron sila kasing, meron silang Grok, meron silang, ano nga to? Si Demon QT pang zone out. Pero yun nga lang, yung Grok dito, nauna nang namatay. Naupoy, nice wild charge. Pero si Mimao dito, na shutdown na nga mga bestiwap. Backup lang din naman dito. Kagad si Mitch, pero yun nga lang, double kill para kay Kenshin. Salamat sa shield, kumbaga effortless damage para kay Esmeralda. At eto na, that's a 2-for-1 trade. Carry lang ang wala dito for Iphios. Tingnan natin kung kakayanin nila, pero feeling ko matagal to dahil dalawang mage. Pero baliwala, kakayanin nga atang talaga. Kailangan din ito si Hanzo at si Grok, mga besties, tulungan nyo ako. Diyos miyo, Ginoo, kumbaga, sabi ni M, eto na, wala nang buhay, Lord, mga bestie wap, nakupo, yan ang problema. Nakupo, uy, nice knock-up, nakupo, wait, the dragon, pero walang buhay yung show. Yata, happy baller, uy, nice one, pasok dito, para naman ni Hanzo, pero nga lang, patay si Lancy, patay din naman si Cho, last man standing, si Demon Cutie for that, pero not a problem, Hanzo yan, ako malayo-layo, ang ganda ng steel, di pagkakagaw pa siya ng Lord, no? Pagkakagaw na nga, sana makapasok, and a good sacrifice na yun for sana makapasok members. Kasi yun na lang din yung chance nila eh. Pag napunta pa kasi yung Lord sa Iphios Esports, wala na, it's over. Diba? Oh, it's over na yun. Talaga namang problema yun, mga kaibigan. Para sa inyo. Pero magandang still coming from sana makapasok. Demon QT doing a great job pa rin kahit papaano. Medyo nagkakaroon, uy, yami. Mukhang hindi mapapayami dito. Pero Mimao, free hit lang din. Medyo masakit nga naman. Sorry, M10, mukhang mapapatay pa. Pero buhay pa rin ang bata doon sa top lane. Yami, magre-recall para mag-regen ng konti. Mm-hmm. Napalaban siya eh. Napalaban. Napasubo, mga besties. So, for this, tingnan nyo naman, ang Lord napunta sa sana makapasok pero parang baliwala na hindi man lang umangat ang kanilang minion wave. So, isipin nyo, kung sa Iphios napunta yung level 1 Lord na yon, may chance na baka marekta sila or mabasagan sila ng mga tier 3 towers dito. At yun ang pinakamalaking problema dito for sana makapasok. Napakahirap dumepensa. So, ito, knowing the fact, wala pa silang marksman. Ayun din. Yun din yung magiging problema sa kanila eh. Wala silang marksman, tapos 2 mage naman dito ang babackup sa damage coming from Iphios. Mawala man yung carry, meron silang Arbs, tsaka meron silang Kenshi. Na almost okay na din yung item. Item check nga tayo direct. Yun? Yo. Pero... For Kenshi, sa carry naman, okay na din. Medyo more on defense na yung kinukuha niya kasi medyo masakit din eh. Pero Esmeralda dito, Holy Crystal, Feather of Heaven, and Calamity Reaper.
okay na din. Palag-palag-palag na to, mga kaibigan. So, 10K ang kanyang pera. Mantalang 8.7K naman ang pera nung show. So, siya yung pinakamalaking pera sa sana makapasok. So, for this mga bestie pa, wala nga na halos pala damage din si ano dito, si Kari kung sakasakali. Pero, masakit pa din mga bestie pa, every time na mag-proc, pero yun nga lang si Mimaw dito, trying to escape. Speaking of Kari, wala nang buhay, tatakas na lang din mga besties, but it's too deep, maganda ang pwesto ng Kari dito mga bestie pa, hindi maaabot na nga sana makapasok. Tamang depensa na lang. Lang muna sila at this might be their source of income na lang muna so far for sana. Antay-antay lang, no? Oo, antay-antay lang. Wala na rin no choice eh. Doon din eh, wala din silang marksman eh. So, maghintay na lang muna sila ng error dito. Hirap siya doon, hirap din sila doon. Kaso, maganda kasi ng pick ng ano, na sana makapasok for that Hanzo. Makakalapit siya eh. Kumbaga, hindi na nila problemang mapatay yung Kari. As long as makakalapit si Demon Cutie, mababurst down at mababurst down yun. And kahit pa paano, may item na rin naman siya. So, Harith dito yung nagiging parang, para sa akin ha, yung Harith dito yung nagiging problema eh, sa ngayon. Kasi hindi siya nag-snowball eh. Same lang siya ng pera nung Selena dito. Oop, tinamaan pa nga dun. And speaking of burst, mga kaibigan, mukhang napatay agad ang isang Hanzo dun. Napatay ang kanyang kaluluwa, pero mukhang Lancy pa nga ang isusunod nila. So, natanggalan ng immortality dito. Kaya mapapatay pa nga, apat na lang yun natitira. 43 seconds bago mabuhay ang Sanctuary Lord. Ano nga bang gagawin ng sana makapasok para makabawi dito? Nako po, eto na yun. Eto na talaga to. For Iphios Esports, alam nilang palabas na yung Lord within 30 seconds. Mag-ingat-ingat na sila. Ang maganda dito ang gawin nilang focus instead dahil wala naman teamfight na magaganap dyan so far. I-push na lang din itong bottom lane at yung top lane. Pero yun ang bagay na di naman nila ginagawa dito, mga besties. So, siguro lalabanan na lang nila to ng harap-harapan sa Ali sa Lord ang sana makapasok. Pero for sana makapasok, dahil nga tulad sinabi ko, maaaring kahinaan nila itulak yung top at bottom. Yun naman ang ginagawa ng show dito, mga bestie wap. Umang nagpaangat lang ng konti. Ako, pagka ito, dito na malalaman kung fake lord ba to o itutuloy-tuloy nila. So maganda yung ginagawa ng Esmeralda dun sa bottom lane. Pinapantay niya lang yung mga creeps eh. Para lumamang sila na kahit papaano, no? Makakuha. Yan ang pinaka-biggest chance nila. Pero look at this Grak, na opo. Tumachamba ulit, sumusubok lang ng swerte. Sa bagay, level 2 lord na to. Pero napalalim. Sundan mo naman yung Grak, direct. Ayan. Tignan natin yung langit na ito ni Grak. Mukhang wala na sang kawala, mga besties. Whoop, wild charge. Pabalik, boy. Nag-iikutan lang eh. Ay, patay na yan. Na-thunderbeltan, mga kaibigan. Ay lang dun. Pwede pa. Oo, na-thunderbeltan, mga kaibigan. Napabagal nila. Yami, nangangontra. Kenshi, papasok sa backlanes. Tinamaan ng abyssal arrow dito. Pero ako, mga kaibigan, papasok pa nga. Medyo naging negative yon para sa kanila. Bugaw effect lang pala to para sa Iphios dahil kumukuha na sila ng Sanctuary Lord at mababarag na nga nila. And itong middle lane na lang ang kukuha ng objectives ng sana makapasok para kahit papano maging okay yun. So, Lord has been slain by Esmeralda. Kailangan, Demon Cutie. Naku po, medyo nakita ka ni Kenshi. Oop, takbong mayaman. Mama, pero yari yata mga bestie. Yung Cho, hindi pinansin yung Kari mga besties. Lipat sa Kari. Kari Cho, ayan o. Pwede naman. Ginlorious pati pa. Dala-dalawa ang bakbakan. Pero yun nga lang, yung kaninang tinitignan natin na Hanzo, napatay na. Abisan araw. Pwede, pero depende mga besties. There's thumbs na naka-backup dito. Pero pwede na yun eh. Thumbs lang yun sa asakali. Ano lang kailangan. Pwede maging problema kasi sa kanya yun eh. Kasi pwedeng mabigyan siya din sunong thumbs eh. Kumbaga mapapabagal din siya. Pero makakapag-dash out naman siya pero dun eh. Pero makakadash out dun. Tsaka pinatay nila yung Hanzo sa baba eh. Nasa baba yung ano eh. Yung mga yung teammates pressure. Ko. Nasa baba yung players ng Iphios Esports eh. Pero wala tayong magagawa dyan. Huwag natin problemahin. Pero eto na. Naupo mga bestie wap. Babasag na ata ng tier 3 tower ang Iphios Esports. Flex lang para sa Sanctuary Lord. Kabang! Naupo. Wasak. Tinamaan.
Tinamaan pa namin sa laro, pero to glorious pathway ang kanyang naibigay yung show. Naghahanap ng pwedeng masipa. Ops, naku, talaga namang inuubusan lang sila. Nagugluta tayo lang si Kenchi dito at napauwi ang isa sa mga players nila at apat na lang ang natitira sa sana makapasok sa matalang lima pa sa Iphios Esports. Ayaw nila mag-tower lock, pero ngayon naisipan na nila mag-tower lock, pero ito lang nga, mukhang tatapusin na. Mga kaibigan, Patrick, pinapasok sa loob. Grabe naman yun. Nasa fountain na. And the game number one will go to Iphios Esports. Grabe naman mga best up ang pinakitan laban for this. Halos hindi nahirapan talaga ang sana makapasok against Iphios Esports. Sa pag-push pa lang ng Torre, dun pa lang.